So hello mga kapatid, tayo po ay Genesis chapter 8 na po tayo. Ang ating pong Genesis chapter 8 ay ang pagbaba ng baha. So babasahin ko na lang po sa inyo mga kapatid, kasi po hindi ko maintindihan dito sa account na to kung bakit unoriginal content ako. Ako naman po yung gumagawa. Siguro gusto po ng ating Facebook, nakita po yung mukha. Kaya ito po. So wala po akong Bible at ang aking pong ginamit ay ito pong iPad ng aking alaga. Kasi isa lang po yung phone ko dahil po ay mahirap lang. Pero mayaman po tayo sa salita ng Panginoon. Amen! So ito po, ito na po tayo sa Genesis chapter 8 hanggang 22 po mga kapatid. So basahin na po natin. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahan bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 araw. At nang ika-17 araw ng ika-17 buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. So sa bundok ng Ararat po, sumadsad ang barko na sinasakyan po ni Noe at ng kanyang pamilya kasama po ng mga hayop. So tandaan po natin, bundok Ararat po. Patuloy sa pagbaba ng tubig at ng unang araw na ika-10 buwan, nakita na naantok-tok ng mga bundok. So, dahil wala na pong tubig, natatanaw na po ulit ang mga bundok. Pagkalipas ng 40 days mula ng panahon na nakita na ang tok-tok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawala ng isang uwak, at ang uwak na ito ay paroon pa rito lumilipad hanggang sa patuloy sa pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung mababa na ang tubig. Pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe at sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng alebo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati, pero hindi na ito bumalik. Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan na bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang ika-27 araw ng ika-2 buwan, tuyo-tuyo na talaga ang lupa sa mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, "Lumabas na kayong lahat sa barko, palabasin niyo rin ang lahat ng mga hayop para dumami sila at magkalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manlugang. Lumabas din ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad at gumagapang, magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, hindi malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ang Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ang taong mula ng bata pa sila, hindi ko na talaga muling bilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon."
Habang nagpapatuloy ang mundo ay panahon ng pagkatanim at pag-aani, may taglamig at may tag-init, may tag-ulan at tag-araw, at may araw at gabi. So, amen. So, dito po ay kinagalakan po ng ating Panginoong Yahweh, si Noe, dahil sa napakadami pong tao sa mundo ng mga panahon pong yun, ay puro masasamang tao, at si Noe lang po ang bukod tangi na nakalugdan po ng ating Panginoon. Kaya po siya yung napili na gumawa po ng barko para isama po sa pagliligtas ang kanyang pamilya, manugang, at ang mga hayop na napili po ng Panginoon. So, I hope po mga kapatid na ugaliin po natin na magbasa po tayo ng mga Bible, at upang pabuksan po natin yung ating mga kaisipan. So, Genesis po ito is bago pa lang po nag-uumpisa ang mundo. At gusto ko pong gawin to na yun po tayo muna mag-umpisa, kasi nag-umpisa po ako sa iba-ibang chapter. So, sabi ko, bakit hindi na lang po doon sa pinakauna talaga gawin yung continuous po para mas maganda, at hanggang makabot po tayo ng revelation po, diba? At parang ito pong ating Facebook page ay gawin na po natin Word of God. Punuin po natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, pagka po tayo ay malapit sa Panginoon, kahit po maraming pagsubok tayo pinagdadaanan, napakagaan pa lang po, napakagaan po ng ating pakiramdam, sapagkat alam po natin ang Panginoon Diyos po ang gagawa ng paraan sa lahat ng ating mga pangangailangan. And I hope po na ugaliin din po niyo magbasa at magnilay-nilay po sa mga salita ng Panginoon kung gaano po kabuti ang Panginoon. Kaya dito po ay Genesis pa lang tayo. So, uti-utiin po natin yung pagtuturo po. Ako po ay hindi pastora, ngunit ako po ay sobrang feel na feel ko po kasi yung pong sa Jesus is our shield, na bakit nga ba kung ano-ano po yung pinupost sa ating mga social media, bakit hindi ba po ang salita ng Panginoon, di ba? Para po yung wall natin ay puro salita po ng Panginoon ang ating makikita, at hindi po makamundong bagay. Dahil ito pong panahon na ito ay puro po makamundong bagay, puro satanic word, ganun po, parang ganun po yung satanic, na nasa panahon po tayo ng satanic talaga. Kahit saan po tayo tumingin, kahit ano pong makita natin sa mga social media, sa ating pong mga gadgets, ay talaga naman pong pag hindi po natin gagamitin ng maayos, ay talaga po tayo ay malilin lang ni Satan, dahil po tayo ay nasa mundo ng kasalanan, kasamaan. Talagang grabe po ang mga nangyayari. So, kung inaakala po natin na hindi po tayo makasalanan, nagkakamali po tayo, mga kapatid, dahil tayo po ay makasalanan, mata, sa isip pa lang po, sa salita at sa gawa, doon pa lang po, what more pa na nakagawa po tayo ng mga bagay na nakapatay, nagnakaw po tayo, or nangalunya po tayo, mahilig po tayo sa mga pornography, mga sex addiction po. So, kahit po, yung pong mga tao na mahilig pong manood ng mga pornography, lalo po sa mga internet, sa mga site po, so nagkakasala na po tayo, mga kapatid. At ay po na lahat po ay mabuksan na po yung ating mga isipan, and inaanyayahan ko po kayo na panoodin niyo po ang mga video ng Jesus is our shield, at doon po talaga mabubuksan ang inyong mga puso at isipan, at talagang tatanggapin po kayo ng ating Panginoon. Gaano ka man padumi, gaano ka man kasama, pumatay ka, nagnakaw ka, lahat tumboy, bakula, ay lilinisin po tayo ng Panginoon. Kaya po, pinipray po ng marami na lalong-lalo na po yung mga kapatid sa Jesus is our shield, na talaga naman pong magbalik loob doon po ang lahat, dahil nalalapit na po ang rapture. Mga kapatid, sana po makasama po tayo doon, di ba? Ngunit kung tayo po yung masama, makasalanan, magdurusa po tayo ng paghihirap dito sa ating kinatatayuan. So, yun lang po, mga kapatid. I hope po patuloy po tayo magbasa, and i-share ko po sa inyo ang Word of God. Salamat po, and God bless.